hindi na ako. Maraming salamat sa Clem Jewel sa napakalamig na CR. Kabila. De, kuya, yung kabilang side. Yung may silver. Tulak mo yan, tulak mo. Yan. Sige. O, yan si kuya. Yung kabilang, yung may joint yung tinutulak mo. Tapos, boss na naman yung seater ko. Yan, wait na. So ito mga dre, napalitan na namin yung front fender ni Tatay Panda. Sorry kasi yung video dun sa camera ko, nagkaroon na naman ako ng problema. Hindi ko na malaya na namatay pala yung power ng action camera. So hindi ko na capture yung pagkabit namin ito. So una-una sa lahat, syempre salamat kay Franklin. Yan yung pangalan niya nasa screen. Hindi ko nakalimutan ko paano i-pronounce yung apelido niya. So yun, nagkakwentuhan kami kanina dun sa Francis, sa may Robinson's Town Mall, sa may Governor Pascual. Siya yung nag-donate nitong front fender para kay Tatay Pando. So yun, sakto naman talaga. Kasi hindi niya raw gagamitin eh. Wala na siyang Kawasaki Fury. So kaya naisipan niya na nung nakita niya yung latest vlog ko kay Tatay Pando, na yun nga, walang front fender. Ayun, hindi na siya nagdalawang isip na ibigay itong front fender kay Tatay Pando. So yun, kapit na namin agad-agad. Sabi ko kay Tatay Pando, palitan yung tornilyo kasi medyo bilog na to. Ayun. Bilog-bilog na yung ano niya, yung mga tornilyo niya. So sa likod walang ano eh. Wala siyang tornilyo dito magkabila. Eh wala naman akong dalang tornilyong extra. Hindi namin malagyan. Mayroon may bisyo. Oo. Kasi naman yan sa akin, ma. Nasa tao lang yan. Gusto mag-bisyo. Tsaka bisyo ka, tapos wala ka naman trabaho. Ayun, oh. Pambibilib sa bisyo mo, di ba? Kaya ka. Kumutin na yung wala kang bisyo. Hindi pwede magbuhat. May lusbos. Ah. Bawal sa kanya magbuhat. Bata kasi mga kumutin. Sabi ko sa kanya, pag umaga, hatakin mo yung... Hindi, kasi yung nangangalakal na kami noon. Eh ito. So apo ko na yun. Ah. Ito anak panganay. Maagang nag-asawa yung panganay ko, napabayaan ko sa anak. Barkada. Ito yung anak. Ito yung anak. Iwala yun sa nanay. Ako na nagpalaki, isang buwan pa lang yan, nasa akin na yan. Laging nandito yan? Dito nakatira. Ah, dito nakatira. Pero doon yan sa bahay, ngayon maaraw dito sa akin. Gutom daw siya doon eh. Mata kasi pag ginaiwan doon, kaya marunong magsakay tricycle, nagpapapipinto. Ayos! Atid niyo ako doon sa lola ko. Kinala na siya naman tricycle driver doon eh. Kilala na siya eh. Aangkas lang siya doon, oh. Kaya tayo lang siya bigla. Kuya, hatad mo ako kordero. Tuturo niya ako sa lugar. Di mo pwede inigaw eh. Alam niya kung saan siya dadaan. Saksikin, abin niyo nga. Alam din niya pumunta rito. Ay, tawang-tawa yung tatay niya dyan eh. Yun. Sayang kasi kapag ka, ano, kapag ka lalapit tayo sa Honda, pagpalagay natin na-approve ko sa Honda, nag-CI. Tapos, nag-down ka. Magkano monthly mo? 6-8, 'di ba? 12 months.
Siyempre, malaki pa rin, malaki halaga yung 6-8. Kung napakalaki kasi ng tubo nila doon eh. 'Di ba? Ngayon, ang hintayin muna natin kasi yung gusto mong magpinan sa iyo yun nga, nagdadalawang isip siya dahil hindi kanya nakilala. Pangalawa, malayo siya, taga Laguna siya. Ngayon, ang gusto niya mangyari, kasi nakakausap ko siya eh. Ang gusto niya mangyari, unang-una sa lahat, gusto ko niyang makita ng personal. Sabi ko, sige, kahit sunduin ko ako siya dun sa Laguna, ayos lang. Tapos, dadaling ko siya dito, kung saan ka nakatira. Tapos yun, kakausapin ka niya. Kung siguro kung tatanungin kanya kung paano ka makakabayad, tapos magkano yung kaya mong i-down, yung mga ganon yun, para mawala yung agam-agam niya na siya yung magpinan sa'yo, kasi mas malaki talaga yung matitipid mo kapag ka siya ang nagpinan sa'yo. Kaya yung application form mo sa Honda, wag mo nalang muna ipasa. Tiis-tiis muna tayo ng isa pang linggo para kasi kung siya magpipinan sa'yo, mas malaking ginhawa talaga eh. Kahit sabihin natin 6-8 pa rin, natumba na siya. Kapag palagi natin 6-8 pa rin yung buwanan mo kapag siya nagpinan sa'yo, pero yung tubo hindi na ganun kalaki katulad ng sa Honda. Siyempre, if ever na siya magpipinan sa'yo, hindi naman natin saklaw kung gusto niyang tubuan yung click o hindi. Pero makakasiguro tayo na yung tubo niya maliit lang, hindi kasi laki ng tutubo ng mga bangko sa'yo, di ba? Mas makakaminos ka pa din kung sakaling gano'n na mangyayari. Pero siyempre, malaking pasasalamat pa rin kung siya magpipinang sa'yo, tapos hindi kanya tutubuan. Di ba? Mas malaking ginawa yun para sa atin, di ba? Lalo-lalo na sa'yo. Kasi, kahit na 6-8 kada ba ng hulog mo, bubuuin mo lang yung kung magkano yung presyo ng motor, di ba? O, kung sa 6-8, magkano lang yun kada buwan? Ilang buwan mo lang bubuuin yung 76,000, di ba? Baka nga hindi pa pumalo ng ano yun, ng 1 taon o ng 12 months. Lalo na kung may down payment ka naman na malaki, di ba? So, ganun. Kaya, hintayin natin, malay mo, yun nga, ma-approve ka sa kanya. Ganun kasi talagang, siyempre, sayang din kasi yung tubo na ibibigay sa'yo ng bangko. Ilang percent din kasi yun. Kung kaya mo naman buuin yung 6-8 kada buwan, di ba? Saglit mo lang babayaran yung motor. Siyempre, naiintindihan ko naman kung gano'ng kabigat yung CX-8 kada buwan, di ba? Una-una, kagahas ka pa sa gasolina mo pag nagtatrabaho ka. Pangkaya mo pa pang araw-araw. Hindi lang naman sarili mo pinapakaya mo eh. May pamilya ka, di ba? Ayun. Alam ko naman kayang-kaya mo yan. Kasi, pagsisipagan mo lang naman yung araw-araw eh. Di ba? Makabuo ka ng 6-8 kada buwan. Malakas na makita mo kapag sisipagan mo isang araw, di ba? Pag half day ka, magano kinikita mo. Di ba? Malaki din. Lagpas din 500. So, ganun lang gawin natin, Tay. Hintay pa tayo ng sa panlinggo. Huwag muna natin madaliin. Kasi hintayin natin kung saan tayo mas makakatipid, mas giginhawa yung buhay natin. Gamitin mo muna yung Fury hanggat kaya natin gamitin. So, yun. Sana talaga aprobahan nyo yung pagpinan sa'yo. kahit ako, binagdadasal talaga kita na papalitan na yung motor mo. Kasi, unang-una, iba na, nakuha mo yan, di ba? Second hand. Tapos, yung model niya, 2009 pa yan . O ilang taon na. Ilang taon na nakalipas, 11 years na. Hindi pa natin alam kung kung paano magmaneho yung kinuha naman yan. Diba?
sa nature kasi ng trabaho mo, kailangan talaga well-maintained yung motor. Kailangan yung maintenance talaga lagi mo tinitignan dyan eh. Kasi araw-araw mo ginagamit yan. Buong araw. Diba? Hanggat may liwanag ng araw, ginagamit mo yan eh. Papapahinga ka na lang kapag palubog na yung araw. So, imaginein mo kung gaano kalayo ang tinatakbo ng motor mo sa loob ng isang araw. Kaya dapat yung maintenance yan, huwag mong papapayaan. Lalo na kapag nakakuha ka ng panibagong motor, alagaan mo lagi sa change oil. Tapos, yung maintenance ng mga pyesa, susundin natin yun. Para tumagal yung motor mo ng mas matagal pa dun sa inaakala mo. Diba? Para naman masulit yung pera mo dun sa motor. Kesa dun sa kukuha tayo ng motor na panibago, kaso second hand naman. Diba? Hindi natin alam kung ano yung history ng motor na yon. Kung nakahoy ba yun o hindi. Kung ginamit ba yun sa karera o hindi. Yun ang iniiwasan natin eh. Kaya gusto natin makakuha ng brand new. Para kung sakali makakuha tayo ng brand new na motor, alam natin sa sarili natin na walang sira. Kasi brand new eh, di ba? Hindi ka ngayon magkakaroon ng agam-agam. Sa tuwing ilalabas mo yung motor mo, magtatrabaho ka, eh masisiraan ka, di ba? Yun ang iniiwasan natin doon. Kaya mas maganda kumuha ng brand new kaysa sa second hand. O, konting tiis lang tayo, kaya natin yan. Napalo tayo, uwi na ako. Maraming maraming salamat. Ayan. Hirap mag-drive naman ng gabi. Sana, sana talaga. Sana talaga maaprobahan. Magkano lang yun. Kahit pag sa pagpaglagay natin 5,000 kada buwan. Basta mabuo mo lang yung 76,000, di ba? Ay, kayang-kaya yun. Ay, nako. Sana talaga, sana. Sana maaprobahan. Sige tayo. Alisa talaga ako. Salamat, sir. Sir, lagyan mo sa tornilyo yan. Oh, lagay mo ng tornilyo para hindi nagbabibrate. Patayin mo doon na sa likod. Basta lahat yung tornilyo tatlo, palitan mo na. Kasi bilog na eh. Stainless na ipalit mo ha. Huwag bakal na ganyan. Kasi madaling bumilog. O baka may problema sa motor mo, message mo lang ako. Anay, huwag na anay. Sige, sige, thank you, thank you. Ako na magpahinga. Pagod na pagod na ako eh. Ikot ka pa. Ikot tayo. So yun mga dre, pasensya na kayo. Nagka-problema na naman ako sa camera ko. Yun, tutukosin kasi may problema na talaga yung action camera ko. So ginagamit ko lang siya. Kasi unang-una wala pa akong pamalit. Kaya tsaga-tsaga lang. Taga-taga lang na gamitin hanggat kayang gamitin. Kung iniisip nyo malaki yung sahod ko sa YouTube, eh nagkakamali kayo mga dre. Kung malaki yung sahod ko sa YouTube, malamang nakabili na ako ng GoPro matagal na. Kasi gusto kong magkaroon ng GoPro matagal na. Kahit GoPro Hero 6 lang yata. Yung GoPro Hero 6 kasi siya yung lens niya may image stabilization. So may nag-establish ng image niya kapag maalog. Yung sa 5 yata at sa 4 wala eh. So yun yung tinatarget ko kahit second hand lang. Masaya na ako doon basta fully functional yung GoPro. Kasi wala talaga ako pambili eh. Meron lang. Bahit hindi ko na pagtatagaan tong camera ko, di ba? Kung laging nagkakaroon ng aberya. So yun mga dre, ang enough na muna dun sa sarili ko. Yung vlog na to para itatay pando to eh. So yun mga dre, update kay Tatay Pando, yung GCash donation nasa 730 pesos na yata. May nag-donate kasi na 200 pesos. So nasa 730 na yata ngayon. And then yun,
Maraming maraming salamat kay Franklin. Yun nga yung Oplido. Hindi ko makalimutan ko yung Oplido kung paano i-pronounce eh. Ang natatandaan kong pronunciation yung Amisola, kaso hospital yun eh. So yan, yun na lumalabas niya sa screen. So maraming maraming salamat sa'yo Franklin. Solid subscriber ko din yun si Franklin. Kasi yun, matagal na siyang nagtatanong sa akin about dun sa motor niya. Naka-radar mga 50 carb siya na parang black gold yung ano yung vehicle niya. So maraming maraming salamat sa iyo Dre sa pag-donate ng front fender na para sa Kawasaki Fury 125 2009 model. So maraming ginawa yun para kay Tatay Pando kasi kesa gumastos siya, di ba? Na pambili ng barangay na front fender kahit sa second hand lang eh. Maraming ginawa pa rin yan para sa kanya since siyempre yung pera niya nakalaan para sa pamilya niya lang talaga. Kung merong kung magkakabera yung motor niya siyempre gagawa siya ng extra effort para matustosan niya yung paggastos dun sa motor. Ngayon madre, isa pa, hindi ko pa nakasabihin yung pangalan nung gusto mag-finance para kay Tatay Pando. Yung location niya, taga Laguna siya eh. So yun nga, gaya ng kwento ko kayo na kay Tatay Pando, naghahanap kasi ng doubt yung financer dahil nga, unang-una sa lahat, syempre hindi na makilala ng tao si Tatay Pando. Para sa akin, okay na rin yun kahit hindi natin mabili si Tatay ng brand na brick 125. At least, si Tatay Pando yung magbabayad ng click 125. Meron mga interest, pero hindi naman ganun kalaki. Yung sobrang laki na gaya ng interest ng sa bangko. For sure naman, kung tubuan man niya, siguro naman, hindi naman siguro ganun kalaki. Diba? Kaya yun mga dre, ang gusto lang niyang mangyari, makita mo na si Tatay Pando ng personal para makausap. Siguro, magtatanong siya kung paano makakabayad si Tatay Pando, diba? Yun siguro ang main purpose niya kung bakit gusto niya makipag-meet para kay Tatay Pando.